Biyernes, huling araw ng pasok sa unang linggo ng klase. Pumasok ang kambal. Nilagpasan lang ng mga ito si Eman at diretsong pumasok sa classroom nila. Napangisi si Eman dahil plano niyang inisin ang mga to ng pasimple. Dumiretso siya sa upuan at nag-iisip kung paano niya makukuha ang atensyon ng magkapatid at maiinis ang mga to. Gusto niyang gumantis sa simpleng paraan. Napatitig siya sa mga daliri niya. Lumapad ang ngiti niya. Kinuha niya ang cutter na nasa bag niya tsaka bahagyang sinugatan ng dulo ng daliri. Pinigapiga niya yun para lumabas ang dugo. Napansin niya sa peripheral view na nakatitig sa kanya ang kambal. Tila takam na takam ito sa amoy ng dugo niya. Nanlaki ang mga mata at parabang naglalaway pa. Gustong humagalpak ng tawa ni Eman dahil sa simpleng torture na ginagawa niya sa mga aswang na yon. Saglit lang ay naghilom agad ang sugat na nilikha niya sa daliri. Maging siya'y namangha dahil mas mabilis nang maghilom ngayon ang sugat niya kumpara dati na inaabot ng isang oras bago gumaling. Kailangan ko na talaga makausap si Mama. Naalala niyang aalis sila ng mama niya sa linggo. Doon niya sasabihin ang lahat ng pagbabagong nagaganap sa kanya. Nilingon siya ni Therese. Eman, pinapatanong ni Papa kung kailan ka mapapasyal sa bahay. May mga itatanong daw siya sa'yo. Ah, sa isang linggo siguro. Alis kasi kami ni Mama sa Sunday. Bukas naman general cleaning day namin. Ah, sige, sabihin ko kay Papa. Umayos na ito ng upo dahil pumasok na ang teacher nila. Pinagmasdan niya ulit yung kambal. Gusto niyang makaramdam ng takot ang mga to kapag nakikita siya. Tumayo si Dindo at nagpaalam sa teacher na magbabanyo. Naisip ni Emma na pagkakataon na niya yun para ito naman ang matakot sa kanya. Kaya niyang labanan ito kung mag-isa lang. Tumayo rin siya at nagpaalam na magbabanyo. Pasimple siyang naglakad palabas ng classroom tsaka tinungo ang men's toilet. May apat na cubicle doon at sarado ang isa. Hinintay niya ang paglabas ni Dindo mula roon. Isinara niya ang pinto ng banyo tsaka yon inilak. Ilang saglit ang hinintay niya bago lumabas ng cubicle si Dindo. Nagulat ito ng bahagya nang makita siya nito. Saglit lang din nang makabawi ito sa pagkagulat. Lumapit ito sa sink tsaka naghugas ng kamay. Anong pakay ninyo ng kakambal mo sa pagsunod-sunod sa akin? Natigilan si Dindo sa paghuhugas ng kamay. Akala mo ba hindi ko mapapansin ang pagsunod ninyo at pagmamatsyag ng kakambal mo? Hindi nagpakita ng takot si Eman. Tinigasan niya ang boses. Baka manginig ka kapag sinagot ko ang tanong mo. Napansin ni Eman ang pagngisi nito. Baka kabahan ka kapag nalaman mo kung sino ako. Bakit? Sino ka ba? Lumapit ito kay Eman at nakipagtitigan. Mata sa mata. Pareho sila ng taas. Gusto mong malaman? Ngumisi si Eman bago niya sinakal si Dindo sa leeg. Iniangat niya ito sa lupa. Hindi ako natatakot sa mga uri niyo kung saan man kayo galing. Ikaw ang matakot sa akin dahil kaya kitang labanan at hindi kita uurungan. Nagpupumigla si Dindo sa pagkakasakal sa kanya. Subukan niyo lang ulit na pakialaman ako. Magkakasubukan tayo. Naiintindihan mo? Inihagis niya ng malakas si Dindo kaya tumama ang katawan nito sa pader. Tinalikuran niya ito tsaka lumabas ng banyo. Siguro naman ititigilan na ako ng mga yon. Kung hindi pa rin, mananagot na talaga sila. Bumalik na si Eman sa classroom. Ilang saglit pa ang lumipas ay pumasok na rin si Dindo. Bakas sa mukha nito ang galit at pagkainis. Hindi kakikitaan ang pagkatakot man lang. Narinig ni Eman na tinatanong ni Dina ang kakambal kung ayos lang ito, pero hindi sumasagot si Dindo. Hindi pa ako tapos. Isusunod ko ang kakambal mo. Tumikwas ang mga labi ni Eman. Pakiramdam niya ay school bully siya, pero mga aswang na pumapatay ang binubuli niya. Ito lang ang paraan para tapatan ang mga to. Reses. Hindi muna niya pinuntahan ang mga kapatid.
Napansin niyang naunang umalis si Dindo sa classroom dala ang backpack nito at uuwi na raw. Halatang inis pa rin sa ginawa ni Eman dito sa banyo. Sinundan naman niya si Dina sa rooftop ng eskwelahan. Doon ito umupo sa sirang armchair. Dala ang lunchbox nito. Napansin niya ang amoy ng lunchbox kahit sa malayo. Pagbukas nito ng takip nun, amoy sariwang laman ng tao. Napansin niya na sagad ang ngiti nito habang nakatitig sa hawak na lunchbox. May nabiktima na naman sila kagabi. Bulong ni Eman. Hindi pa rin siya napapansin nito dahil abala sa baon na pagkain. Inilak niya ang pinto ng rooftop. Marahan siyang lumapit. Mukhang takam na takam ka sa ulam mo ah. Ano ba yan? Napatayo sa gulat si Dina. Nagbago ang ekspresyon ng mukha nito na makita siya. Lumabas ang dila tsaka binasa ang mga labi. Ikaw bang kinaiinisan ni kuya? Anong ginawa mo sa kanya? Bakit hindi mo siya tanungin? O gusto mong ma-experience? Namula ang mga mata nito. Alam mo na kung anong uri ng nilalang kami. Hindi nagtatanong ang tono nito. Kung gusto mong manatiling sikreto ang pagkatao ninyo ng kambal mo, tigilan nyo na ako. Walang may dudulot na mabuti sa inyo ang pagtatangkanin yung ulamin ako o sino man sa mga malalapit sa akin. Ipinahalata ni Eman na pinagmasdan niya ang hawak na lunchbox ni Dina. I am warning you. Napapiksi si Dina. Warning? Ano naman ang magagawa mo? Alam mo ba ang kaya kong gawin? Dito pa lang, pwede na kitang patayin. E di gawin mo! Naghanda si Eman sa pagsugod ni Dina. Ibinaba nito ang hawak na lunchbox sa upuan, tsaka nagpalit ng anyo bilang aswang. Kaya kong maging aswang kahit maliwanag pa. Wala ka ng kawala ngayon. Akin na ang puso mo! Nasalag ni Eman ang mga kuko ni Dina. Pinilipit niya ang braso tsaka inilagay sa likod. Ginamit naman niya ang isang kamay para sa bunutan nito. Mariin ang pagkakahawak niya. Sapat para hindi makakilos ang aswang. I am telling you, mali kayo ng kinakatalo. Wala akong pakialam kung babae ka. Isa lang ang tingin ko sa'yo. Isa kang salot na aswang. Naiintindihan mo? Hindi sumasagot si Dina. Pigil ng isang kamay niya ang pagkakasabunot ni Eman sa buhok niya. Pakiramdam niya ay matatanggal na ang anit niya. Bitiwan mo ako! Eh kung ayoko? Mananagot ka sa kuya ko oras na malaman niya ang ginagawa mong to. Eh di magsumbong ka para mas madali ang paghuli sa'yo. Huli? Pulis ba ang magulang mo? Umalakhak ng pagkalakas-lakas ito. Tingin mo may magagawa mga pulis sa mga katulad namin? Sinuwerte ka lang. Pero hindi kami magagawang ikulong ng kapulisan. Hindi naman pulis ang tinutukoy ko. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa buhok ni Dina, kaya't lalo itong nasaktan at napaaray. Ako ang huhuli sa inyo at sisiguraduhin kung hindi na kayo sisikatan pa ng araw. Oras na ako ang gumanti sa inyo. Kaya umayos kayo ng kambal mo. Kung ayaw nyo maglaho. Ilang mabilis na tango ang sinagot ni Dina. Oo. Mabuti nang nagkakalinawan tayo. Marahas na pagbitiw ang ginawa ni Eman kaya't napasalampak si Dina. Bumalik ito sa anyo ng mestisang estudyante ng Christian Academy. Pinalikuran nito ni Eman tsaka umalis ng rooftop. Iniwan si Dina na nanlilisik ang mga mata. Masama ang titig nito sa kanya habang paalis ng rooftop. Alam niyang dalawa ang posibleng mangyari. Ang una ay titigilan na siya ng magkapatid o kaya ay gagantihan at babalikan siya ng mga to. Parang mas gusto ko yung huli. Para may dahilan akong patayin sila. Ayaw na niyang maulit pa ang patayang nakikita niya sa news. Naalala na naman niya ang laman ng lunchbox nito. Kailangan na silang masupil. Linggo. Isinama ni Claire si Eman sa Malolos para makausap si Lola Ising.
nagpahatid sila sa Grab taxi kaya maaga silang nakarating sa simbahan ng Malolos. Ayun si Lola. Nilapitan nila to. Nakaupo ito malapit sa gate ng simbahan, katabi ng mga panindang bulaklak na nakalagay sa dalawang balde. Hindi nagbabago ang anyo nito kahit maraming taon nang nakaraan. Claire! Niyakap siya ng mahigpit ni Lola. Napatingin ito kay Eman. Ang laki na ng panganay mo. Magandang araw ho. Nagmano si Eman kay Lola Ising. Mabuti naman ho at sa umaga na kayo nagtitinda. Pinagmasdan ni Claire ang papaubos na rosas ni Lola. Ay nako, iba na ang panahon ngayon. Eh, napakainit na sa hapon. Eh, hindi nakakayanin ang matatanda. Napatawa ito ng malakas. Uubusin ko lang itong paninda ko. Eh, tapos ay pupunta na tayo sa bahay. Eh, sige ho. Tinulungan ni na Claire at Eman si Lola Ising sa pagtitinda ng mga bulaklak. Isang oras din ang inabot bago naubos ang lahat ng rosas nito. Halikala, malapit lang dito ang bahay namin. Nagpatiuna si Lola Ising sa paglalakad. Sumunod naman ang mag-ina rito. Malayo-layo rin ang nilakad nila mula sa simbahan ng Malolos. Nakarating sila sa malawak na bakanteng lote na nababakura ng chicken wire. Puno rin ang talahib at puno ang palibot sa loob kaya hindi gaanong tanaw kung hanggang saan ang lawak ng loteng yun. Binuksan ni Lola ang tarangkahan na gawa rin sa chicken wire. Halika! Pumasok ito sa loob. Mahaba ang nilakad nila. Pakiramdam ni Eman ay lalong kumakapal ang mga talahib at dumarami ang puno habang lumalayo ang nilalakad nila. Narito na tayo! Hinawi ni Lola Ising ang makapal na tumpok ng mataas na talahib. Bumungad sa kanila ang bahay na gawa sa kahoy. Lola, parang ito rin ho yung dating bahay ninyo ah. Natawa si Claire. Hindi pa rin niya maunawaan ang hiwaga ng maglola at hindi ito gaanong nang kukuwento ng totoong pagkatao nila. Ganun ba? Eh baka nga. Tumawa ito ng malakas. Pasok kayo. Binuksan ni Lola ang pinto ng bahay. Imelda, kumusta? Bati ni Claire dito. Nakaupo sa wheelchair si Imelda. Wala itong paningin pero pakiramdam ni Emma na tumatagos ang mga mata nito sa kaibutura ng tinitingnang tao. Ikaw si Eman. Tipid na sambit ni Imelda. Oo, ako nga. Bata pa ako nang makilala ko kayo ni Lola. Oo nga, hindi ka pa rin nagbabago. Inosente, mabait, matapang, maalaga sa mga kapatid. Maupo kayo. Nagtaka man si Eman sa tinuran ni Imelda ay hindi na lang siya kumibo. Ano kaya niya nalaman ang ugali ko? Bulong niya sa sarili. Alam mo na ang tungkol sa pagkatao ng iyong ina. Tama ba ako, Eman? Tanong ni Imelda sa kanya na ikinagulat ni Claire. Anak? Marahang tumango si Eman. Opo ma, alam kong aswang ang lahi natin. O paano? Kailan pa? Nakita ko po kayo na nagpalit ng anyo nung bata pa ako. Sa probinsya yun. Mabuti hindi ka natakot sa akin anak. Eh nung una po natakot ako. Pero naisip kong mama ko po kayo kaya alam kong hindi niyo ako sasaktan. Tsaka posibleng maging aswang din ako paglaki ko. Kaya nawala na po ang takot ko. Pasensya na anak ha. Hindi ginusto ni mama ang maging aswang. Napayuko si Claire. Alam ko naman po yun. Ang mahalaga ma, hindi tayo tumulad sa ibang aswang na pumapas lang ang inosente. Salamat sa pangunawa anak. Oo, hindi na ako kumakain ng taong inosente. Matagal na rin yun, mula pa nung pinagbuntis kita. Masasama lang ang pinapas lang ko. Tinutulungan ko ang papa mo sa mga kaso niya. Yung mga hindi kayang malutas ng batas ng tao. Nauunawaan ko mama. Hindi pa alam ng mga kapatid mo, hindi ba? Si Mimi, alam kong wala siyang natatandaan nung iniligtas ko siya. Masyado pa siyang bata nun.
Ang alam ko po ay nakalimutan na niya ang kabataan niya, ma. Ang palagi niyang nakukwentong natatandaan niya ay nung nasa atin na siya. Ay, mabuti naman. Pakiramdam ni Claire ay may natanggal na mabigat na bagay sa dibdib niya. Bueno, Eman. May kailangan kang malaman. Singit ni Lola Ising. Ano po yun, Lola? At iyong ina ay nagmula sa lahi ng mga aswang. Ang iyong ama ay nagmula sa lahi ng mga babaylan. Isa kang bayugin. Po, inisip ni Eman kung ano ba ang babaylan. Tanda niya ang nabasa niya noon na ang mga sinaunang manggagamot at manghuhula ang mga babaylan. Pero wala siyang alam sa mga bayugin. Bayugin po, Lola? Bayugin ang tawag sa lalaking babaylan. Makapangyarihan silang manggagamot at manghuhula. Sa panaghalong dugo ng isang bayugin at bangkilan, mas napapaaga ang paglabas ng mga kakayahan mo at mas malakas ka sa iyong ina. Napasulyap si Eman sa ina. Nakita niya kung paano makipaglaban ito noong nagdaang gabi. Malakas at maliksi ang mama niya. Walang katapat. Hindi niya ma-imagine na mas malakas siya rito. Anak, ang sabi ni Lola ay nagmula sa lahi ng babaylan ng iyong tunay na ama. Naikuwento ko na sa iyo minsan ang tungkol sa kanya, hindi ba? Opo, ma. Ano ang nararamdaman mong pagbabago sa sarili mo? May mga napapansin ka na bang kakaibang kakayahan mo na wala sa ordinaryong tao, anak? Tumango si Eman. Bata pa lang po ako, matalas na ang pandinig ko, ma. Pagkatapos, tumatalas din ang paningin ko. Unti-unti hanggang sa nagkaroon din ako ng kakaibang lakas. Ditong nakaraang 2 taon, napansin ko pong madaling maghilom ang mga sugat ko. Minsan ay umaabot ng 1 araw lang, magaling na. Pero ngayon po, inilibot ni Emma ng paningin sa bahay. Napansin niya ang kutsilyo na nakapatong sa mesa. Tumayo siya at kinuha yon tsaka bumalik sa upuan sa tabi ng ina. Iniwaan niya ang palad. Umagos ang dugo roon pero agad din yung naghilom na parang walang nangyari. Mantsa na lang ng dugo ang naiwan sa palad niya. Hindi ko po sigurado kung kakayahan ding matatawag. Pero madalas na nakakaramdam ako ng kutob kapag may mangyayaring hindi maganda. Sinusunod ko ang kutob para maiwasan ang mangyayari. Nagkatinginan sina Claire at Lola Ising. Lola, hindi ba masyadong maaga pa para kay Emma na magkaroon ng ganitong abilidad? Maging ako'y natagalan ako bago ko matutunan ang mga kakayahang itinuro niyo sa akin. Yon ang dahilan sa dugo ng babaylan na dumadaloy sa mga ugat ng iyong anak. Isang naturalesa na kayang pagalingin ang anumang sugat, ang panghuhula, ang alamin ang magaganap. Pinagtitibay nito ang kakulangan ng kakayahan ng isang aswang. Maaari po bang maging aswang anumang oras mula ngayon si Eman? Hindi natin sigurado. Pero mukhang kakayahan ng isang bayugin ang ipinapakitang kakayahan ng anak mo. May posibilidad din na ang bunso mo ang magmana ng itim na bato. Itim na bato? Tanong ni Eman. Kinapa niya ang itim na bato na nakabalot ng pulang tela na nasa bulsa ng pantalon niya. Yun yung bato na ibinigay sa kanya ng matanda sa simbahan noong binyag ni Elena. Nakita niyang tinago yun ang mama niya sa damitan nito, pero kinuha niya ulit at ginawang pamato sa piko. Hanggang ngayon ay nasa kanya yun at itinuturing na pampaswerte, kaya palagi niyang dala. Ang itim na bato ang ipinasa ng matandang aswang sa bagong henerasyon para mamana ang mga kapangyarihan ng isang ganap na aswang. Paliwanag ni Lola Ising. Ang isang ordinaryong tao na nakalunok ng bato ay magiging aswang din? Yun po ba yun? Dinukot niya sa bulsa ang pulang tela tsaka inilabas mula roon ang itim na bato. Ganito po ba? Eman, saan mo nakuha yan? Gulat na tanong ni Claire. Ito po yung bigay ng alis sa simbahan nung binyag ni Elena. Nakuha ko sa damitan ninyo noon at ginamit kong pamato sa larong piko. Mula noon tinago ko na kasi baka kunin niyo ulit.
Lagi akong nananalo sa piko kapag itong ginagamit kong pamato. Anak! Kinuha yun ni Claire. Masasamang lahi ng aswang ang pinagmulan nito. Ginawa nilang eksperimento noon ng mga tao para gawing aswang na likha ng siyensya. Silang dahilan ng pagkamatay ng Tita Andrea mo. Ganun po ba? Hindi ko po alam. Ang akala ko'y ordinaryong itim na bato lang yan. Napakamot sa batok si Eman. O siya, tama na ang sermon. Ibaon mo sa likod bahay ang itim na bato na yan para wala nang makakuha pa. Laliman mo ang pagkakabaon. Sige po, Lola. Kayo na hong kumausap dyan sa anak ko. Tumayo na si Claire tsaka lumabas ng bahay.